Oh yes, amen, hallelujah, praise the Lord. Blessed be the name of Jesus, blessed be the name of Jesus. We worship you, Lord, today. We love you, God. We acknowledge your presence. We acknowledge your greatness, oh God. You are worthy to be praised. Takos ka sa aming mga pagkain. Pag-asa sa'yo'y makakamtan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Buhay ay may katiyakan. Alam kong di mo ako pababayaan. Praise the name of Jesus, praise the name of Jesus. Purihin po ang ating Panginoong Isokristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa lahat po nating mga kapatiran na nakapagbukas na ng kanilang mga Facebook at nanonood po dito sa ating official page, UPC Midsayap, magandang gabi po sa inyong lahat. Praise God, purihin po ang ating Panginoong Isokristo na patuloy pong nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sa araw-araw, mga kapatid, patuloy pong nagsusustain po sa atin ng kanyang biyaya. Hallelujah! At maluwalhati nawa ang kanyang pangalan sa gabing ito. Praise God! At welcome ang lahat po nating mga kapatiran sa panunood at pakikinig ng mga salita ng Diyos sa gabing ito. At ito muli ang inyong abang lingkod, Pastor Art Acuesta, na magbibigay po sa inyo at mangangaral po sa inyo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Tulungan nawa po tayo ng ating Panginoon at biyayaan po tayo ng makalangit na kaunawaan. Gayunpaman, ang makalangit na kalakasan ay maaangkin ng bawat isa sa mga oras na ito. Sangdako man kayo ng buong mundo, mga kapatid, welcome sa ating gawain sa gabing ito. Ayan, mga kapatid, praise God, binabati po natin ng isang napakagandang gabi. Hallelujah, ang ating mga kapatiran, lalong-lalo na ang lahat ng mga nagko-comment sa mga oras na ito. At patuloy lang po kayong mag-share sa ating live broadcast. Ganun pa man, mga kapatid, magme-mention ang inyong mga kapatiran, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kakilala, katrabaho, praise God, kahit sino, upang sa gayon sila rin po ay makapakinig ng mga salita ng Diyos. Ayan, mga kapatid, dito po mula sa aking monitor, babasahin ko po yung ating mga greetings sa gabing ito at ang ating mga comments po ng ating mga kapatiran. Magandang gabi po kay Sister Sinaida Cruz Mariano, Sister Villegas Beth, and Sister Jovi Borja. Sabi niya, Pastor Art, good PM po. Pa-pray over po mga staff ng rehabilitation center dito sa Taif na nag-positive po sa COVID. Salamat po. Ayan. Mga kapatid, praise God. Bigyan daan po natin itong prayer request ni Sister Jovi Borja. Siya po ang head nurse ng rehabilitation center dyan sa Taif sa Saudi Arabia. At umihiling po na ating ipananalangin lahat pong mga staff na nagpapositive po sa COVID-19. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito, patuloy po tayo at magkakaisa sa mga pananalangin. Balikan po natin yan, Sister Jovi, maya-maya po lamang. Ayan, magandang gabi po kay Evangelist Nick Perez, ang ating habuting pastor dyan po sa Bunawan, Davao City. Sabi niya, good evening, Pastor Art. Magandang gabi din po sa iyo, Pastor Nick Perez. Ang Diyos po ay magpapala. Brother Aris Vince, magandang gabi din po. Sister Alma Suligin, magandang gabi din po, mga kapatid. Praise God. Kay Shame John, I am Shame John and from South India in Kerala.
Oh, good evening to you. Siya im John from Kerala, South India. Thank you for watching tonight. May the Lord God bless you and open also your understanding for the Word of God tonight. We will ask the Holy Spirit to comfort us and give us more knowledge that we could understand the mystery of God and the Word of God tonight. God bless you from Kerala, South India. Ayan. Magandang gabi po kay yes, Brother Aris Vince na nagme-mention kay Christian Pactor Ventura. And then Sister Sinaida Cruz na nagme-mention ng lahat niyang mga kakilala. Sabi niya, God bless po, Pastor. Magandang gabi din at maraming salamat sa iyo. Praise God. Sandali. Ayan, pasensya po mga kapatid, meron po tayong nagalaw. Bumaligtad po ang ating front cam at patuloy din po tayo sa gabing ito mga kapatid. Si Janice Alcanzado, magandang gabi din po. And mention din po si Pastor Jairo Inti. Alay, magandang gabi din. Brother Ronald Jr. Rizano, good evening po sir. Purihin ang ating Panginoon. Ella Velez, magandang gabi din po. And also Sister Lizel Nunala, then sharing. God bless po Pastor Art. Maraming salamat po Pastora Lizel. Okay? Tuloy-tuloy po tayo. Ella Velez, mga kapatid. Nagme-mention na rin ng kaniyang mga kaibigan, and please prayer for me. Yes, Brother Shaim John, I will be praying for you tonight that the Lord will bless you. And by and by, we will go to some prayer requests to pray all together, all our prayer requests for tonight. God bless you. Love Joy Oaungkas, good evening, Pastor. And then Brother Jerry Valencia, magandang gabi din po. Hallelujah, purihin ang ating Panginoong Hesu Kristo. Jim Buela, good evening po Pastor Art and God bless you po. Maraming salamat. Thank you Pastor Melvin, he is watching tonight. And Bing Ochanora Ocharona Mendoza, good evening Pastor. Pasensya na, ngayon lang uli ako nakapakinig. Medyo humina kasi ang signal sa amin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at nakapagsimula uli kaming magsimba dito sa San Quintin, Pangasinan. Ayan, maraming salamat po Sister Bing Ocharona Mendoza at patuloy rin po na ang Panginoon ay nagpapala po sa bawat isa sa atin. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Medyo may magalaw ako kasi wala akong monitor dito. Hindi po lumalabas sa notification ng aking cellphone ang praise God, mga comments. Kaya kailangan kong abutin mga kapatid, praise God, ang ating cellphone upang mabigyan po natin ng panahon upang mabati man lang ang lahat ng mga nagko-comment sa gabing ito. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Magandang gabi dyan kay UPC Alma Slow sa Hong Kong. Praise God, Sister Alma, God bless you. Purihin po ang ating Panginoong Hesu Kristo. And then mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Sister Andy Lapopgalis and Jerry Valencia is watching. Maraming salamat. Na-mention din po si Nichirong Lanon. Praise God po rin ang ating Panginoong Hesukristo. Michael Maynay Ortaniza, Helvin Gonzalez also are watching tonight. Purin ang ating Panginoon. Na-mention na rin Sister Annabel Caberte, Sister Maricel Besa, Sister Iris Canlit Puklawan. Magandang gabi po sa inyo. And sabi ni Sister Andy Love of Galis, magandang gabi po Pastor Art. God bless you more and family and all viewers. God bless you. Ayan. Praise God, binabati po lahat nating mga tagapanood sa gabing ito. Purihin ang ating Panginoon. Good evening also to Sister Kyra Alquino Zinco dyan sa Digo City. And also to Marlon Mangubat are watching. Marlon Mangubat, thank you for watching. Ayan, Marilyn Dayupay Pascua, mention na naman kayo ni Sister Alma Slow. Mirian Ohanola Navarro is watching from Cotabato City. And then UPCI Alma Slow, Milani Marbilla Albaladijo. Praise God, magandang gabi po sa inyo. Ortania Milani Mahinay Ortaniza Di Asis, magandang gabi din po. Praise God, purihin ang ating Panginoong Hesu Kristo. Ayan, tuloy-tuloy po tayo, Pinoy Channel Andorra, mention din ni Sister Alma Slow. Magandang gabi po, hallelujah brother Don, o magandang umaga dyan sa Andorra, Europe. Napaka-exciting po nang nangyari kaninang umaga, hallelujah, sa finals po at paglabas ng resulta ng unang batch ng ating Christian Got Talent, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon at congratulations po sa mga nananalo, lalo
lalong-lalo na kay Sister Lenny Turiha. Di ko po alam yung apelyido ng husband niya, pero purihin ang Panginoon. Congratulations. And sa second placer po, Sister Sunshine Acuesta, purihin po ang ating Panginoon. Pastor Rogen Ribuyas, Pastor Richard Manaloto, and Sister Clary, purihin po ang ating Panginoon. And then mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo sa gabing ito. Pastor Jerry Oriana, God bless Pastor Art, and good evening. Good evening po Pastor Jerry, God bless you din po. Rita Libanes and Jerry Teoriana are watching with you. Purihin ang ating Panginoon. Medyo hindi po ako nakamonitor sa program mo Pastor Jerry. Kakararating lang po namin mula sa birthday party. Kaya praise God, medyo dali-dali po tayong nag-umpisa din sa ating gawain. And good morning or good evening dyan po kay Sister Joylyn Canduli La Madrid, who is watching tonight. Purihin ang Panginoon. And UPC Anabel Sakili also is watching. Purihin ang Panginoon. Brother Michael Mahinay Ortanisa, mention niya si Marilo Lumanog Abilianosa Ortanisa. And also good evening to Carla Blanco Quino, also is watching tonight. Hallelujah, glory to God, sabi ni Sister Alma Slo. Anasil Inantay is watching. Maroy po rin ang Panginoon. Magandang gabi, Sister Anasil. Hallelujah. And also Risa Kumaig, mention ni Brother Michael. And Han Inil, mention din ni Sister Alma Slo. And also Pastor Rogen Tapangan Ribuyas. Ayan. Maayong gabi, Pastor Og, sa tanang mga viewer. God bless us. Purin ang Panginoon. Thank you, Sister Anasil Inantay. Julian Inantay, maayong gabi, Pastor Og, sa tanan. God bless us. Good afternoon po, Pastor Art. Glory to God. Ayan. Magandang araw po sa iyo, Sister Joylyn Canduli La Madrid, dyan sa Romania, praise God, Europe. And then mga kapatid, na-mention din po si Pastor John Relina Lima. Pastor John Relina, magandang gabi po. Sister Chiri Solina, hello Pastor, magandang gabi po. Watching from Makati City. Hi din sa lahat ng mga viewers. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Irene Dima Bibas and Chiri Solina, thank you for watching. And then mga kapatid, Andela Bob Galis, mention niya rin si Joyce Lubitos, Lizelle Jane Lubitos. Ayan, Eugene Mary Grace, Isgera Mary Grace Taok, mention ni Sister Alma. And Juna Cole, mention din ni Brother Michael. Gabang Limari is watching. Thank you for watching. Purin ang Panginoon. Annie Lopez, good evening Pastor Art and to all viewers. Dalaygon ang Diyos, dalaygon sa kaayo ang ngalan sa Ginoo, Sister Annie Lopez. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Praise God, mention si Helen Calago, Tara Villa Vergara Abilianida. Good evening Pastor Art Acuesta. Praise God, hallelujah. Ayan, Pearly Shitan is watching from Japan. Good evening sa iyo, Sister Pearly Shitan Pagalan. And then mga kabatid, si Andrea Perigua, mention din ni Brother Michael Mahinay. Irene Dima Bibas, good evening Pastor, magandang gabi din po Sister Irene. And then si Bibstil Ortanisa Habagat, good PM Pastor Art, pakipray po sa tiyain ko sa bakulod nga ayaw na kumain, namanas na po siya, nanood na siya sa anando na siya sa hospital ngayon, and lost hipulan Habagat po ang pangalan niya. Yan. Praise God. Isa-isain po natin maya-maya itong ating mga prayer request para isa-isain natin sa pag-pray. At tandaan po natin, Sister Alma, nagpa-pray po Sister Juby Borja sa lahat ng staff na infected po ng COVID doon sa military rehabilitation sa Taif, Saudi Arabia. Ayan, please remind me po. And then siya, Brother Kenneth J. Graelios. And Junard Boris also is watching. Maraming salamat. Good evening po dyan sa Graelios family sa Lagao, General Santos City. And then Billy Artilio, blessed evening po sa lahat ng mga viewers. Dalaygon ang Diyos sa tanang panahon. Ayan, dalaygon Diyod ang Ginoo, mga igsoon. And then Ging Gina Sungkog and Enrique Rodriguez also are watching. Maraming salamat. Ryan Lucero Gamali, thank you for watching. Mula po kay Sister Bila Atilio. And then mga kapatid, Judith Dangan, mula po kay Sister Almas Lo. And then UPC Labong Selberio,
Thank you for watching tonight. Praise God. And then mga kapatid, magandang gabi po sa lahat-lahat ng mga viewers. God bless us all. Ito pong ating samot dalangin sa Panginoon na ang lahat-lahat pong na mga nanonood, nakikinig sa gabing ito, ay tatanggap po ng mga pagpapala na nagmumula sa ating buhay na Diyos. Ending kumahigols who is watching. Thank you so much. Joyce Lubidos, magayong gabi, Lord God. Ayan. And Victoria Pactor Ventura is watching also. Joseph Pamisa and Isaiah Dugo also. Thank you for watching. Magandang gabi po, Pastor Art Acuesta. The Lord will anoint you po in Jesus' name. Maraming maraming salamat. At tayo nagpapasalamat din po sa lahat nating mga prayer warriors. Hallelujah. Meron po tayong dalawang grupo ayon sa ating nalaman. Pero marami rin po ito sila. Yung na-recognize lang po talaga natin. Ayan. Praise God. Maliban po sa mga kapatiran natin dito sa Mid-Sayap United Pentecostal Church at ilang mga individual na sadyang nagbo-volunteer na mag-pray at mag-i-intercede po in our behalf that the anointing of the Lord will continue to flow, hallelujah, ngayong gabi sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Praise God. So salamat sa Eagles Wings Prayer Group and also sa 4PM Prayer Warriors. Binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At mula po Luzon, Visayas hanggang Mindanao, mula Apari hanggang Hulo. Praise God, binabati po natin lahat nating mga tagapanood sa gabing ito. At dyan po mga kapatid, hallelujah, sa bandang Europa, dyan sa United Kingdom. Magandang gabi po sa inyong lahat, dyan sa United States of America, dyan sa Vancouver, sa Calgary, Toronto, Alberta, hallelujah, sa North America, buong North America na nanonood sa ating sa gabing ito. Thank you for watching. And God will bless you all. And also we greet our brethren, praise God, from Australia, from New Zealand, hallelujah, and all over the world. Hallelujah. God bless you all tonight. Purihin ang Panginoon. Sister Carlin Delgado, okay, Oxenia Delgado also is watching. Joyce Lovitos, maayong gabi, Pastor Art, taga Cebu ko. Ayan, maayong gabi kayo sa imuha, Sister Joyce, og sa tanan natuusab nga mga kaig suunan nga naa sa Cebu, maayong gabi kaninyong tanan. Dalaygon ang atong angalan sa atong Ginoo. Amo mong gitimbaya tanan mga kahigalaan bisag asa mong lugar karong gabi una. Sa Maguhitas and Melissa Angat Belly also are watching. Thank you so much. And Michael Maynal Ortaniza, Romel Ortaniza, Diaz is mentioned din. Si Brother Michael. Good evening, Pastor Art, og sa tanang viewers. God bless everyone. Sabi ni Sister Isaiah Dugho. And Duna Grace Aritanyo Songkog is watching. Magandang gabi po, Sister Duna Grace Aritanyo Songkog. Pagpalain ka ng Diyos. Sister Chiri Zulina. And also mga kapatid, praise God, Violeta Tausa Amparado, praise God, the watching from Capitol Iscario, praise the Lord. Maraming maraming salamat. And sabi ni Sam Aguhitas, maayong gabi, Pastor Art, maayong gabi, Sad. Ayan, Sister Mi Ugmina, thank you for watching. Hallelujah, together with Violeta Tausa Amparado. Hallelujah, magandang gabi sa inyong lahat. Good evening po, Pastor. Praise the Lord. Sabi ni Sister Victoria Pactor Ventura. And Joseph Pamesa, Pastor Joseph po, UPC Ibaan Church, Batangas. Magandang gabi po, Pastor. Pasensya na. Magandang gabi po, Pastor Joseph. Hallelujah, Pamesa, dyan sa Ibaan, Batangas. Magandang gabi po din sa inyong lahat, mga kapatiran natin. Magpapatibay po tayo sa Panginoon. Magpapalakas po tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ng kanyang presensya. Purihin ang Panginoon. Sister Gisela Cuesta is watching. Sabi niya, good evening, Pastor Art. Hallelujah, praise the Lord. Watching from Cebu. Good evening, Pastor. Mula kay Violeta Amparado. Ayan, Jay Banal and Anna May Asuncion also is watching. Sister Anna May sa Lawag, Agua, Lawag, Ilocos Norte. Thank you for watching. Ayan, ipapray ko sa akong mama, Incarnita, silag po nga manormal na iyang BP. Hallelujah, Lord God. Ayan, Sister Alma, praise God. Pakisulat po, Sister Incarnita, silag po. Mama po siya ni Joyce Lovitos. Ayan,
Praise God, purihin ang ating Panginoon. I-sign po natin, hallelujah, lahat ng mga prayer request maya-maya bago po tayo mag-umpisa, mga kapatid. Alam ko, priority ko po kayong lahat, mga kaibigan. Hallelujah. Sister Sinaida Marcelo is watching. Maraming salamat. And then Joyce Villa, Anabel Valderrama, and Susan Saison also are watching tonight. Saan mang dako kayo, mga kapatid? Hindi ko po maalala yung iba, saan kayo. Pero nagpapasalamat po ako na lagi po kayong nanonood at alam ko, naging excited po kayo para sa mga salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po ang Diyos sa gabing ito. Ayan, mga kapatid, Chuna Baltasar also is watching. Edita de la Cruz, Edita de la Cruz is watching. Para salamat sa Panginoon. And then in the name of Jesus Christ, is po pastor, the prayer of a righteous man availeth much po. Ayan, lubos po tayo, 101% naniniwala sa kapangyarihan po ng pananalangin. Lalong-lalo na ang pananalangin ng mga taong matuwid ay pinakikinggan po ng ating buhay na Diyos. Sister Mary Grace Ligarda Bocles, magandang gabi din po. And Pastor Rosalinda Di Maranan, Birot, Lebanon. Ayan, magandang gabi po dyan sa Lebanon. Ha, nagme-mention Sister Alma ng lahat ng mga kakilala, mga kaibigan at mga katrabaho dati dyan sa Lebanon. Magandang gabi sa inyong lahat. And Noe Ab Flores and Torres Jocelyn are watching. Maraming salamat. Sister Lisa Banjala, thank you for watching. And then mga kapatid, si Sister Torres, Jocelyn Torres, thank you for watching. Mafi Nicolas Olaco and also is watching. Maraming salamat. Hallelujah. Good evening po, Pastor Artog, sa tanang viewers. God bless us all. Mula po yan sa Japan, Sister Perli Shitan Pagalang. And then si Sinadhanyan yan Banjula is watching. Good evening, Pastor, sa lahat ng mga viewers. God bless us all. Hallelujah. Ay, nagpapasalamat sa Panginoon sa ganitong pagkakataon na tayong lahat ay magkaroon po ng words of encouragement sa bawat isa. Ginamit po ng ating programa upang tayo po ay hallelujah, magpapalakas sa bawat isa at na magbabatian po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Meron na po tayong 57 live viewers sa mga oras na ito. Sabi ni Annabel Valderrama, good evening, Pastor Art, watching from Brunei, Darussalam. Praise God. Kumusta po kayo dyan sa Brunei, Darussalam? Puri ng Panginoon, ingat po kayo lagi. And then, Lynette Ibardolas, Adorable Tranquilian. Ayan, is watching. Maraming salamat. And Sister Litlit Goles is watching. Brother June, Sister Bless, Brother Kyle, dyan sa Zamboanga City. Kumusta po kayo? Lahat ng mga kapatiran natin dyan sa UPC Zamboanga. God bless you all. And then mga kapatid, Pastor Art, maayong gabi di ha. Salamat sa mga prayer and God bless po mura kay Jay Banal. Maraming salamat, Brother Jay Banal. And also good evening to Mimi Galian Nakua Arindain. Kumusta na po kayo, ma'am? Si Brother Fritz, si Jacob at yung little baby at yung darating pa na baby. Magandang gabi dyan sa Digo City. Ingat po kayo lagi. Good info, sabi ni Sister Mimi Arindain or kay Ma'am Mimi Arindain. Ayan. Ay, tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Praise God. Ang awiting inyong napakinggan na ito pong inawit at composition po ito ni Sister Lini Torreja, ang nananalo po sa ating Christian Got Talent at finalist po or semi-finalist, praise God, para po sa tapatimpalak ng Pinoy Channel Andorra. Ayan, Christian Got Talent. Ayan. Napakagandang awitin po, mga kapatid, makaantig ng damdamin. Ayan. Sister Inday Mosquera, magandang gabi po sa inyo. And Ronnie Habagat Kumait, mention ni Sister Alma. And also Leone Fernandez is watching. Maraming salamat. And M. Angeles also is watching. Maraming salamat. Marilyn Dayupay Pascua, magandang gabi po sa inyo. And sabi po ni Sister Lizelle Nonala, please pray for Sir Leopold Diet Dietrichstein. Ayan. Meron po siyang diabetic at dementia.
Thank you po in advance and God bless. Ayan, sinusulat po ni Sister Alma lahat ng mga prayer requests. Sana hindi po natin makaligtaan yung mga prayer requests. Mahalaga po ito, mga kapatid. At kumukuha at humuhugot pa tayo ng lakas. Ayan, alam po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sadyang dumarating ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, mananatili po kayo. Stay tuned sa gabing ito. Alam ko po, pagpalain po tayo sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon sa gabing ito. And then Brother Jove, Gabani, kumusta ka na po? Praise God, thank you for watching. Please, God, pray request sa aking kapatid si Ariel Mahina Ortaniza sa kanyang tuloy-tuloy na recovery in Jesus' name. Ayan, sabi ni Brother Michael Mahina Ortaniza, sapagkat di na siya operan sa utak, sa panganalang siya operan sa Sabado, open reduction, internal fixation ang gawin sa kanyang pangapastor. May dalawang panga niya at prayer po pastor na makahanap kami sa dagdag na pera financial sa bayaran sa hospital. Naniwala ako na si Jesus magpo-provide sa lahat naming pangangailangan. Praise God, Jesus name, hallelujah. Ayan, isali po natin yan sa listahan po lahat ng ating mga prayer request sa gabing ito at isayin natin lahat-lahat ng mga prayer request. Makakaasa po kayo mga kapatid na hindi po ito makakalimutan sa gabing ito. And then Marilyn Bahian also is watching. Maraming salamat. Brother Helvin Gonzalez, pa-shout out po pastor sa Salmista Church under kay Pastor Melvin Acuesta. Congratulations to Sister Sunshine Acuesta. Second pleaser po. Ayan. Hallelujah mga kapatid. O second pleaser. And then Sister Minda Espino, amen. Prayer in the name of Jesus is so powerful po. Ayan, naniniwala po tayo dyan, Sister Minda. Wala na pong makakahigit pa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Gandang gabi, Pastor. God bless you more and your family. Maraming salamat, Sister Marilyn de Yupay Pascua. And then, Montiras Donexa and Carmelita are watching. Magandang gabi. Good evening po, Pastor. Praise God. Hallelujah. Mula kay Jober Gabani. God bless po sa lahat ng mga nanonood. Ayan, pinag-pray po tayo na tayo'y tatanggap ng biyaya mula sa Panginoon ng ating mga kapatiran, lalong-lalo na ang mga nanonood sa mga oras na ito. Sa pasimula po lamang at sa mga oras na ito, mga kapatid, kayo ay tatanggap na po ng mga pagpapala mula sa Diyos. Higit lalo kung inyong mapakikinggan ang mga salita ng Diyos. Higit lalo kung kayo ay magsasama o sama-sama o sasama sa akin na purihin po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Magre-response po tayo sa mga salita ng Diyos. Kahit hindi ko po kayo naririnig, alam ko po andyan kayo mga kapatid and you are affirming, no? Ini-affirm po natin, pinatutunayan po natin at naniniwala po tayo sa mga salita ng Diyos sa gabing ito. And then Lisaida Hermohines and UPC Annabel Caberta are also watching. Magandang gabi po, Sister Annabel, Sister Lizaida Hermohines. Magandang gabi po sa inyo. And sabi ni Sister Carmelita, watching po, Pastor. Maraming salamat. Si Hairdresser. Good evening, Pastor. Nanood ako ngayon from Daan Bantayan, Cebu. Ayan, maayong gabi sa inyong tanan diha sa Daan Bantayan, Cebu. Dalaygon gayod ang ngalan sa Ginoo. Bisag asa ta karong gabi, magkausa ta sa pagdayeg sa ngalan sa atong buhi nga Diyos. Unsa may atong tribo, unsa may atong kaliwat, unsa pod ang atong rasa. Dili na igsapayan. Basta karong gabi, managkauban ta nga atong ipatubaw ang atong mga pagdayeg. Uban ang pagpasalamat sa mga pulong sa Ginoo karong gabi. Ayan, Sister Ginilyn Fernandez Lubay also is watching. And then Galanida Elson also is watching. Maraming salamat. And then Catherine Bising Digan. Good evening, Pastor. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi din po sa inyong lahat. At of this moment, mga kapatid, mayroon tayong 65 live viewers. At habang hinihintay pa natin yung iba, praise God, tuloy-tuloy lang po tayo. Mayroon pa po tayong nalalabing 5 minuto para sa ating mga greetings. Sana naman aabutin ko ang lahat nating mga kapatiran na nagko-comment. Ang dami po ninyo mga kapatid. Maraming salamat. Nakaka-inspire po kayo mga kapatid sa laging pagsubaybay sa ating gawain. Sister Criselda Morato, good evening Pastor Art. And then join Mabos watching. Thank you for watching. Watching po, Pinyahan, Matatag, 53 po. God bless you Pastor Art. Maraming
maraming salamat. And then Crisilda Morato, praise God. Max Peligro Olaer, praise God. Good evening, Pastor, watching from UPC Turil, Davao City. And then UPC Christian Bisingdigan, good evening, Pastor. God bless you sa lahat ng mga viewers. Catherine po ng Jensan. Ayan, mula po sa General Santo City, lahat na manunood dyan, dyan sa South Cotabato, puri ng Panginoon. God bless you all. Brother Jover Gabani, thank you, Lord. Hallelujah. Eden, Edlin Birano, good evening. Pastor, watching from UPC Mangaan, General Trias Cavite. Pray for Church Pioneering Barangay Mangaan, General Trias Cavite. Ayan, puri ng Panginoon. Ipag-pray po natin ito, yung church natin dyan sa Mangaan, General Trias Cavite. And then, Kim Grace Canuno also is watching. Maayong gabi, Pastor Art. Sabi ni Jaya Banal, Jefferson Argao is watching. Magandang gabi po yan, Brother Jeff. Kumusta na po kayo? Si Brother Andy, hallelujah. And si Brother William. And ipabot rin yung aking pagbati sa kay Papa mo. Praise God. At lahat sa inyo dyan, Argao family. God bless you. And then, good evening po, Pastor. Sabi ni Lizaida Hermogenes. And then, Ortanisa EG, good evening po. Magandang gabi din. Sister Merlita Samilo is watching. Praise God. Magandang gabi po. Hallelujah, Sister Merlita Samilo. Purin ang Panginoon. And then, amen, sabi ni Sister Isaiah. And then, good evening, Pastor, watching here in Kuwait. Ayan, sa lahat po nating mga OFW, saan man kayong dako dyan sa Middle East, halid dyan sa Dammam, sa Qatar, hallelujah, sa Kuwait, sa Bahrain, sa Saudi Arabia, sa Dubai, lahat-lahat po kayo ay binabati ko sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. And also, Sister Joan Loreno Romay, dyan sa California, magandang gabi po. Sister Maricel Besa, magandang gabi, Pastor Art. God bless you more. Hallelujah, hallelujah. Ito yung mga masisipag po nating mga live streamer. Purin ang Panginoon. Pasensya na po kayo. Minsan hindi po ako nakakapanood, pero nagre-replay po ako, mga kapatid. Praise God. Minsan busy din po tayo sa lahat nating mga gawain, na tayo nagpapasalamat. Nagkaroon po tayo, parin po tayo ng panahon at pagkakataon upang mangaral ng mga salita ng Diyos, upang paglingkuran po ang lahat po nating mga kapatiran saan mang dako ng buong mundo, mga kapatid, makapakinig ng mga salita ng Diyos. Hallelujah, purin ang Panginoon. Jethro Pergamino also is watching. Gilier Kagatin also is watching. Leo Manalo is watching. Maricar Martonia Imperial, magandang gabi po sa iyo, Sister Maricar. Shirley Tolido, magandang gabi. Salamat sa mga prayer, Pastor Art. Sabi ni Jay Banal. Bilin Murillos, Yuni Milyamis Bakaron, magandang gabi po sa inyo. And then, mga kapatid, Rosia Runasino is watching dyan sa Pulumulok. Praise God po rin ang Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo dyan, sharing to all group chat, all group page. Hallelujah. God bless all viewers. Hallelujah, Jesus. Ayan. Salamat sa inyong pagsisipag na pag-share, mga kapatid. Sabi ni Noe Abba Flores, amen. Praise the Lord. Ayan. Alam, hindi po natin mahabo lahat mga pagbati, mga kapatid. Kahit gano'ng kabilis po itong ating pagsasalita, sadyang napakarami po ng inyong mga comments at response. Maraming salamat. And then sabi, maraming salamat, Pastor, at sa mga prayers at sa walang sawang pag-share sa pagpahayag ng mga salita ng ating Panginoon. God bless you. Maraming salamat. Siyoni Milyamis Bakaron, good evening po, Pastor. God bless us all. Ayan, magandang gabi po, Pastor, at sa lahat na nakikinig. God bless sa lahat. Brother Gundino Mabala is watching. Maraming salamat. Hallelujah. And then, mga kapatid, si Lance Gabriel Santa Romana, magpapalang gabi, Pastor Art, at sa lahat po ng mga viewers. God bless us all. Pastor, minaw lang jud ko kay maghimo na pod kumigpan. Din wala pa ko kahuman sa akong work, busy kaayo na ay bisita. Ayan. Hallelujah. Naunawaan po natin, Sister Maricel. Alam po namin. Praise God. Hallelujah. Busy kayo dyan sa Middle East. Maayong gabi, Pastor Art. God bless po. Pula kay Bernard Lobay. Ayan, Nathaniel Poras Abkilan. Good evening, Pastor Art. Glory to God. Watching here in Iloilo. Ayan, dyan sa mga kapatiran natin sa Pasi, Iloilo, dyan sa Bugasong, Antique. Praise God. Hallelujah po rin ang Panginoon. God bless you all. Suni Milyamis Bakaron, good evening, Pastor. Mr. Alieda and Alice Alipat, magandang gabi po sa inyo. I think, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Lorenzo Nulias is watching. Magandang gabi po sa inyo. Orly Cachuela is watching.
Praise God. And Mirasol Taxanzulis and Ruel Opong also is watching. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pa isa prayer request, Sister Alma. Hallelujah. Mula po kay Sister Carmelita. Request po sa NCRPO. Trainer safety and guidance sa training nila. Gabayan po sila ng Panginoon. Ayan. And also, thank you for watching, Sister Bless Goles. Hallelujah sa gabing ito. Praise God. Thank you also for managing our page. Hallelujah. Tuloy-tuloy po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Sabi ni Sister Alma Slow, thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sa gabing ito, ang ating oras, alas 8 na po ng gabi. And I think oras na po na tayo po ay dadako sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. At bago pa man ito, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Manalangin po muna tayo na nawa sa gabing ito, bigyan po tayo ng makalangit na gabay. Hallelujah. At ang mapagpalang kamay ng Panginoon at ang makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo will give us dominion and authority tonight. Hallelujah. Sabay ng paghingi ng kapatawaran ng lahat po nating mga kasalanan, lahat po nating mga pagkukulang, lahat po nating mga kamalian. Hallelujah. At lalapit po tayo sa harapan ng Panginoon na kung saan, hallelujah, praise God, sagana sa kapatawaran sa mga oras na ito na tayo'y gawing banal ng Panginoon at maging karapat-dapat. Hallelujah. Sa pagpapakinig at maging karapat-dapat, mga kapatid, sa Panginoon upang humingi, praise God, at magpapahayag ng kanyang mga banal na salita. Dakilang Diyos, hallelujah, Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyong paanan sa gabing ito at buong nagpapakumbaba po kami, Panginoon, at nagkikilala ng aming mga sarili na wala po kaming magagawa. Hindi po sapat ang aming kaalaman. Hindi po sapat ang aming pansariling kalakasan, Panginoon. Ngunit sa gabing ito, ikaw ang makapangyarihang Diyos na sagana sa kaalaman at sagana sa kalakasan, higit sa lahat, sagana sa kapangyarihan, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong salita na hindi kailanman nagbabago. Ang iyong salita, Panginoon, ay mananatiling matibay, mananatiling, hallelujah, makapangyarihan at patuloy na makapagbago ng aming mga buhay. Hallelujah, higit kaming umaasa sa gabing ito, Panginoon, sa iyong dakilang pagkilos sa aming mga buhay. Alam po namin, hindi po kami nakikidigma, hallelujah, laban sa laman at sa dugo, kundi Panginoon, kami po'y nakikidigma laban sa Espiritu at kapangyarihan ng kadiliman. At patuloy po kaming nananalig, Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita at sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus Christ. Ikaw pa rin ang mangibabaw. Ikaw pa rin ang maghahari. Ikaw pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po naming nagawang mga kasalanan. Hallelujah. Kaming lahat, lakip na Panginoon, kasali na ang lahat naming mga viewers. Lubos po kaming umaasa sa iyo sa gabing ito. Hallelujah! Umaasa sa iyong makalangit na biyaya. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, according to your word, ginagapos po namin lahat ng gawain ng diablo, lahat ng gawain ng espiritu ng kasamaan. Habang may pagkakataon pa, habang may panahon pa, ito po'y winawasak namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ. At amin itong ginagapos, tinatapon sa bottomless pit. Binabawasan po namin ang puwersa ng kadiliman
sa pangalan ni Jesus Christ. Tonight, we destroy, we crush out every territories, every dominion of Satan, every pavilion of Satan, in the name of Jesus Christ. I lose and release the power that is from above, the power of the name of Jesus, and the power of the blood of Jesus. I lose and release the healing power of the name of Jesus. I lose and release the Holy Ghost to take dominion tonight in the name of Jesus. I lose and release the Holy Ghost to be poured out tonight in every heart of your people. Panginoon, magkaroon ng kalayaan. Magkaroon, hallelujah, ng saganang pagpapalang makalangit na nagmumula sa iyo sa oras pa lamang na ito, Panginoon. Alam mo, nakikita mo, nakikilala mo ang iyong mga anak, Panginoon, sa mga oras na ito. Ito po ang aking dinadalangin. Hallelujah, kasali na ang lahat ng mga prayer request sa kagalingan mula sa mga karamdaman, sa tagumpay, sa lahat ng mga hamon sa buhay. Panginoong Jesus, sa gabing ito, ikaw lang, Panginoon, ang maluwalhati. Kung mayroong mang mga bagay na mangyayari sa gabing ito, ito dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Kung may mga karamdaman man nagagaling sa gabing ito, ito dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. At ito dahil, Panginoon, na isa katuparan ng iyong pangako sa gabing ito. O God, sa prayer request ni Bibstel Ortanisa Habagat para kay Los Hipulan Habagat na nagmamanas sa gabing ito, Panginoon, alam namin walang imposible sa iyo, Panginoon, at nasisira na ang lahat ng hadlang ng kaaway. Kaya inaangkin namin ang kagalingan mula sa iyo, Panginoon, para kay Los Hipulan Habagat sa oras na ito. In Jesus' name. Karamdaman, umalis ka mula sa katawan ni Los Hipulan Habagat sa oras na ito. At mawala na ang kanyang pamamanas at gagaling siya sa pangalan ni Jesus Christ. At ang prayer request ni Joyce Lovitos para kay Incarnita Silagpo, hallelujah, na manormal ang kanyang BP sa oras na ito. I command sa lahat ng mga ugat ng kanyang katawan na mawawala yung mga bara na naging dahilan ng high blood pressure. In Jesus' name, gagaling si Incarnita Silagpo sa oras nito. In Jesus' name. At dalangin din namin ang prayer request ni Sister Jovi Borja na sa military rehabilitation. Hallelujah! Sa Taif Saudi Arabia Hospital. Lahat ng mga infected ng COVID virus sa pamamagitan ng pananampalataya, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ito at tinutunaw namin ang lahat ng virus, ang COVID-19, in Jesus' name. Hipuin mo sila, Panginoon, ang iyong makapangyariang kamay at gumaling na at maging negative na sila sa COVID-19 sa oras na ito. In Jesus' name. In the name of Jesus. Hallelujah. Pinapanalangin namin, Panginoon. Hallelujah. Ang prayer request ni Lisel Nunala na si Leopold Diatrichintin. Diabetic and dementia. Sa oras na ito, Panginoon, gawin mong normal
kumilos, hallelujah, at gagawa at mag-function ang kanyang pancreas. In Jesus' name, mag-produce ito ng insulin na mag-normal ng blood sugar. In Jesus' name, in the name of Jesus. At dalangin din namin, Panginoon, ang prayer request ni Michael Mahinay Ordaniza para kay Ariel Mahinay Ordaniza na tuloy-tuloy na ang kanyang recovery. Praise God na i-align ang kanyang panga. Hallelujah na fracture. In the name of Jesus, gagawa ka ng himala, hindi lamang sa pagpapagaling ng kanyang physical na pangangatawan, ganun pa man maghihimala ka sa pamamagitan ng pag-supply ng financial na pangangailangan. Gagamit ka ng tao, Panginoon, na tutusto sa gastusin. In the name of Jesus, in Jesus' name. And then panalangin din namin, Panginoon, ang prayer request ni Edlin Virano, hallelujah, para sa church pioneering sa Barangay Manggahan, General Trias, Cavite. Hallelujah, habang may oras pa, habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, kumilos ka ng malakas, Panginoon, at gagamitin mo ang iyong mga lingkod upang mangaral ng iyong mga salita, sabay, Panginoon, ang punas ng banal na Espiritu. Hallelujah, na ang siyang, praise God, magliligtas. Hallelujah, at siyang mag-aakay ng mga kaluluwa na iyong ililigtas nitong huling mga araw. In the name of Jesus. At prayer request ni Sister Carmelita, Panginoon, sa NCRPO trainees, hallelujah, for their safety and guidance sa training, Panginoon, dinudulog po namin ito sa iyong paanan, sapagkat sinabi ng iyong salita, in everything you do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus. Kailanman walang babaguhin at walang magbabago sa aming pananampalataya, sa aming paniniwala sa kapangyarihan ng iyong salita. Your word will never change. It is infallible. Hallelujah. And your word is everlasting. Iingatan po namin sa aming mga puso, Panginoon, ang iyong mga salita. Hallelujah. At nag-pray din kami sa prayer request ni Brother Jay Banal para kay Carlos Navarro na mayroong sinusitis at mayroong bukol sa ilong. Hallelujah, winasak na namin ang lahat ng kapangyarihan at kadahilanan ng karamdaman. Kaya I lose and release healing power in the name of Jesus tonight. In Jesus' name, tutunawin mo ang dahilan ng sinusitis at ang bukol sa ilong. Hallelujah. Praise God. In the name of Jesus, ay magsusubside na. In the name of Jesus, in Jesus' name. Purihin ang Panginoon. Amen and amen. Pagpapala mo'y laan sa landas kung may mayroon. Ayan mga kapatid, praise God, mayroon pa po isa pang prayer request. Oh, answered prayer pala to. Ito nga mga kapatid, ano? Kaya in-encourage natin mga kapatid natin, huwag po kayong mahiya na iparating po sa atin yung mga prayer request. Sapagkat ang nais ng Panginoon nitong mga huling mga araw ay gagawa talaga siya ng mga bagay na kamangha-mangha. Gagawa po siya ng tawag dito manifestation. Signs shall follow them that believe on my name. Kaya mayroong mga himala na magaganap at huwag din ninyong kaligtaan na ipaabot yung kanyong mga patutuo, praise God, sa kasagutan ng inyong mga prayer request na idinulog po ninyo dito sa programang ito. Ito may isa na namang patutuo mga kapatid mula po to kay Lance Gabriel Santa Romana. Hallelujah, naalala ko nagpa-pray request po ito. And sabi niya, thank you po sa Panginoon at sa prayer niyo po.
na-approve na po ang ministry, yung aking document for change sponsor. Ayan, purihin ang Panginoon. Pinalangin natin ito, yung request ni siya, Lance Gabriel Santa Roma, na, pero other account yung ginamit niya. Nakalimutan ko, sister, ang yung tunay niya pangalan, pero yung prayer request mo na i-approve ng Ministry of Labor dyan sa inyong lugar na pinagtrabahuan mo, na ma-approve yung document. And tonight, nagpatutuo po siya, mga kapatid, na-approve na po yung dokumento na idunulog po natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. God bless you po! Amen and amen. Mga kapatid, mayroon pa pong isa. Hallelujah. Pasensya na po kayo yung mga nag-aabang talaga na mangaral na po tayo ng salita ng Diyos. Nais ko lang po bigyang pansin talaga yung mga prayer request, sapagkat ngayon na ngayon din sa oras na ito, may mga nangangailangan ng himala, hallelujah, at pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kagaya nitong Sister Maria Teresa Magbanwa Subirano, sana po lisanin na po ng Panginoon ang sakit kong kanser. Kasi hangad ko po na gumaling para sa aking mga anak. Ayan, Sister Maria Teresa Magbanwa, huwag po kayong matakot. Huwag po kayong magdadalawang isip. Halal, pag mananalig ka sa Diyos sa gabing ito, sa oras ding ito, kayang hipuhin ng Panginoon ang iyong katawan upang gumaling ka mula sa kanser. Sabayan mo po ako sa pananalangin, praise God, sa gabing ito, at maniniwala ka po sa kayang gawin ng ating Panginoong Heso Kristo. Meron po siyang cancer. Hallelujah. Kaya, praise God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Panginoon, kilala mo po si Maria Teresa Magbanwa Subirano. Sa oras na ito, Panginoon, na may pag-alala sa kanyang karamdaman na cancer. Kaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita at sa pangalan ni Jesus Christ, hallelujah, in the name of Jesus, I take dominion over sickness and diseases right now. Higit lalo sa kanser na nasa katawan ni Maria Teresa Magbanwa. Sa oras na ito, in the name of Jesus, cancer, tinutunaw ko ang lahat ng cancer cells sa iyong katawan sa oras na ito sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ. In Jesus' name, in the name of Jesus, matutunaw ka and you are now powerless. Yung mga cancer cells ay mapalitan ng good cells. Praise God, nalalaban sa lahat ng bad cells sa katawan. In Jesus' name, gumaling ka, Maria Teresa Magbanwa Subirano, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah! Tagumpay ay matatagtan sa gitna man ng ulan. Thank you for watching Ludilinacion Galanida and Junior Pergamino. Hallelujah. Thank you for watching. God bless you. And nakikita ko kanina dyan sa comment section si Brother John. Hallelujah. John Capos. Praise God. Kay Pastor Manny Capos. Brother Ross Capos. God bless you po. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ayan, sana biyayaan pa rin po tayo, mga kapatid, ng magandang signal, hallelujah, sa gabing ito. Praise God, upang makapagpatuloy po tayo. At sa mga salita ng Diyos, sa walang pagtatagal, sa gabing ito, babasa po tayo ng ilang mga talata sa banal na kasulatan. Meron pong mga masilan na bagay,
Hallelujah, na nais ko pong ibabahagi sa inyo sa lahat sa gabing ito. Kaya makinig po tayo, huwag po tayong lilipat mga kapatid, huwag po tayong maglipat ng, ng page. Kaya, praise God, para masundan po natin, hallelujah, at naway hilingin pa rin po natin yung makalangit na pagkilos ng Panginoon. God's divine intervention. Thank you, Sister Elsie Manriquez, for the agreement. Ito, Sister Elsie, isa talaga to sa ating mga prayer warrior. And thank you, Eagle's Wings. Thank you, 4PM Prayer Warriors. At ilang pang mga individual that are praying tonight that God will take dominion over this program, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Heso Kristo. Praise God, habang ianda po natin, Brother Art Francis, ianda nyo po yung ating verses, 2 Timothy chapter 2, verse number 2 up to verse, hallelujah, number 3. Pababa po mga kapatid, ito pong mga salita ng Diyos na ating tatalakayin sa oras na ito. Mayroon pong mahalagang connection, hallelujah, sa ating panahon at sa mga bagay na kay dami-daming mga pangyayari. Baga, magugulat na lang po tayo. Binubulaga po tayo bawat araw, bawat umaga. As far as pandemic is concerned, ang daming mga agendas, ang daming mga tinatawag dito mga kapatid, praise God, mga lumalabas na mga information na napakamahalaga. We don't really confirm. Pero habang ito'y lumalabas, it might be kalahati totoo. Kalahati parang speculation lang. Pero mainam nang tayo'y makapaghanda. Mainam nang tayo'y, praise God, maihanda po natin ang ating mga sarili. Sapagkat alam po natin at batid po natin na tayo'y nasa huling mga panahon na. Nasa huling mga araw na. Praise God, at hindi po tayo nagdadalawang isip po dyan. Sapagkat ito po yung sinabi ng Bible. Kaya mananatili po tayo na sa ating tinatayuan, sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang verse po natin ay 2 Thessalonians chapter number 2, verse 3 up to verse number 4. Yan po, maya-maya babasahin po natin yan. 2 Thessalonians chapter 2, verse number 2 as to verse number 4. Alright, balik po tayo. Saan na po po tayo? Doon sa sinasabi ko mga kapatid na on the other side, minsan iniiwasan natin na mag-share ng mga bagay na hindi 100% tayo sigurado. Yun ang ibig kong sabihin, sapagkat mahirap na pong parabang nangangapa lang po tayo sa dilim upang may ma-share lang po tayo. Hindi naman. Dapat po nating mapatunayan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Praise God. May mga bagay na sinishare po sa atin at ito'y laganap na mga pangyayari. And there are also some informations na naging nauna pa po yung YouTube, naging nauna rin po yung mga vlogger, no, praise God, na nagbablog dahil sa mga observation po nila, mga kapatid. Hallelujah, sa mga pangyayari na hindi talaga maiiwasan. Iyon ang sabi ko, in connection nitong pandemic na nag-last na ng medyo matagal-tagal na rin.
is almost a year, 8 or 9 months na siguro. Nagkaroon po tayo ng lockdown, minsan lumuluwag, at ngayon ay humihigpit ulit. At praise God, at iba pang mga balita na nagbibigay din po ng takot. Praise God. Higit lalo nung mga taong walang kaalam-alam patungkol sa Biblia. Kaya ang daming mga pagbabago na mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Praise God. Kaya habang naisip ko, mayroon pa tayong pagkakataon. Meron pa po tayong panahon. Ha? Habang malaya pa po tayo, nagagamit pa natin ang Facebook, nagagamit pa natin ang Messenger, at ibang platform, hallelujah, through technology, na kahit nagkaroon man ng lockdown, at maraming mga bagay na nag-aagaw ng ating atensyon, at least man lang, kahit dyan sa inyong mga pamamahay o saan man kayo naruroon ngayon, ang iba nasa trabaho, ang iba nasa kanilang mga sarili-sariling mga appointments, magkaroon pa rin po tayo ng pagkakataon na mapanood ang ganitong pangangaral o ma-replay man lamang. Kung hindi man ito sa oras sa kasi sa ibang mga lugar ngayon, sa ibang mga lugar ay gabi, natutulog pa, maliban na lang po lamang nung mga handa talagang magpuyat at masundan ang ating gawain, mga kapatid. At kinikilala ko po yan at maraming salamat. Hindi po kayo nagfa-follow kay Pastor Art. Yung pina-follow po ninyo, walang iba kundi yung salita ng Diyos at yung kaluuban ng Panginoon. Hallelujah. Ito po yung sinusundan po ninyo na atin lang ibinabahagi, and we just allow ourselves to be an instrument upang maging source din po ng kaalaman, at hanggat sa maari, sa makaya natin at sa tulong ng Espiritu Santo, ay maihayag po natin ito at kapulutan po natin ng aral kahit paunti-unti, mga kapatid, that we all come together into faith. Hallelujah. Wala pong magaling na mga ngaral, mga kapatid, sa taong hindi makikinig. Wala pong magaling na magtuturo sa taong ayaw tumanggap. Wala pong magaling na preacher sa taong, hallelujah, nagre-reject sa Word of God. Sabi ng Bible, ang makakatanggap lang, ang magkaroon ng pananampalataya, yung makikinig sa mga salita ng Diyos. Yung mag-iingat, tatanggap, at handang gawin at sundin ang mga salita ng Diyos. Even the death of Jesus Christ has no effect. Kahit yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay walang magiging epekto sa buhay ng taong walang pakialam. Sa buhay ng taong masasabi nating ignorante, nagsawalang bahala. Hindi lahat ng ignorante, mga kapatid, ay walang alam. Pero may mga taong nagpupumilit na maging walang alam. Kagaya ng madaanan mo ang page na ito, hallelujah, it attracts your attention na makinig. Pero dahil para kang walang pakialam, dahil marami kang mga priorities, mahimo maaring ipagpaliban mo ito. And you're waiting for another day or for another chance na darating sa'yo. Mga kapatid, huwag sana naman ganyan tayo. Habang may pagkakataon, habang may ipinapangaral, lalong-lalo na ang mga salita ng Diyos, hallelujah, dapat po nating tanggapin ito at malugod na gawin ang kaluuban ng Diyos at sundin, hallelujah, ang kaparaanan ng Diyos para sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Praise God, na pagtanto ko, mga kapatid,
napag-isip-isip ko, hallelujah, ang daming mga panahon, nangangaral po ako patungkol sa mga pagpapala ng Diyos, na ito ay kasabay ng ating paglilingkod. Ito maging kasabay ng ating pagiging tapat sa Panginoon. But allow me, hallelujah, ipaintulot po ninyo mga kabatid, I feel it, nararamdaman ko po ito in my spirit, in my conviction, hallelujah, na walang ibang pinakamahalagang paksang ating pag-uusapan sa mga panahong ito kundi ang ating kaligtasan. Yes, alam ko, mahalaga ang pera, mahalaga ang salapi para magamit natin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pero wala nang higit at makahihigit pa, hallelujah, sa kapangyarihan ng Diyos at sa ebanghelyong tunay na mapakinggan ng bawat mga tao upang magkaroon po sila ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Alam po ba natin mga kapatid, minsan may mga napapasang mga link, ika nga forwarded link. Ako, may natatanggap ngayong araw, ang dami. Salamat sa pagsishare po ninyo. Kahit minsan sabihin ko, siguro ito spekulasyon lang, lalo-lalo na yung mga balita, nabalitaan natin na para bagang scam lang itong COVID-19, yung pandemic ay palabas lang, at meron po tayong mga information na naririnig na tapos na po yung agenda. Hallelujah, nasa minutes na po baga ng mga malalaking mga tao na nagpaplano sa tinatawag nating New World Order. What is this? Ano ba to? Yung tinatawag nating kalakip na dito, yung new normal. Yung pag-embrace ng new normal. Hallelujah! Kaya, praise God, nice kung pag-usapan natin, kung hindi man natin matapos sa gabing ito, tuloy-tuloy po ito. Hallelujah! Ang pinakamahalagang tanong, saan ba patungo ang mundo? Praise God! Magtatapos na po tayo ng 2020 na puno ng baga, kung iba, yung iba pa isa larawan po nila puno ng kamalasan, trahedya, puno ng uncertainties. Kaya umaasa ba tayo sa salubong tayo ng panibagong taon, 2021? Ano kayang naghihintay sa atin? Ano kayang posibleng mangyayari? Ha? Mga kapatid, praise God. At mahalaga po to na dapat nating malaman. Praise God. In the book of, babasa muna tayo ng talata sa Biblia, at subukin ko pong maipaliwanag po sa inyo itong ilang mga bagay na napaka-mahalaga po. Pakinggan po ninyo ito. Mula po sa Bible, yung binabasa ko po sa inyo ay Bible. King James Version. Iba-iba po tayo ng paniniwala. Meron namang iba na very strong, very fanatic on their belief. At hindi rin ako tutol doon na kailangan talaga Bible yung gamitin. Ipagpaumanin niyo po ang inyong lingkod. Mula po nang ako'y naglingkod sa Panginoon, hindi po nakahiwalay sa akin ang Bible. Kaya lang, medyo nahihirapan na po akong magbasa ng Bible. Kaya pagpamanin nyo, gumagamit po ako ng gadget. Particular, may cellphone na pwede kong palakihin yung font, yung mga litra para mas madali yung pagbasa. Kaya mga kapatid, regardless kung ano ang maging opinion natin dito, but my very opinion is this, kahit gaano man kalaki ang iyong Bibliyang dala,
gaano man kakapal, mas mahalaga pa rin yung nilalaman mismo ng Biblia para yung maitanim natin sa ating isipan at maiukit natin sa ating mga puso. At sana mas higit na mahalaga pag na-memorize po natin. Kasi sino ang di natin alam? Sino nakakaalam? Ha? Kulang na lang na sabihin ng karamihan, let us abolish Bible. Alam nyo ba, ano yung sinusulong ni President Trump ng Amerika before election? There are 6 days to go sa United States of America. Yung Amerika, kinikilala nating superpower po yan. Number one po yan sa kapangyarihan. Merong pagbabago ang Amerika konti nung naging presidente po si Trump. And I'm not campaigning any candidate, mga kapatid, kung sino mang maging presidente. Pero nakikita ko sa Amerika, si Trump lang yung talagang naging open sa Bible. Na nag-i-encourage sa mga tao, let's go back to the Bible. At hindi rin natin alam kung ano ang naging agenda ng mga iba pang kandidato na maaring magbago sa takbo ng buong mundo na ang mga mata ngayon ay nakatingin sa Amerika bilang isa sa mga superpower, mga kapatid, o may superpower, may kapangyarihan. Aside from Russia and China, and aside for those people na nasa likod nito na may sariling mga agenda, which is the very fulfillment of the Bible prophecy. Sabihin ko sa inyo, I'm not an expert. Kaya dito lang ako sa mga kaya kong maipahayag. At ako'y nagpapasalamat kasi hindi po tayo naging kilala. We are nobody, baga. We are not somebody. Kagaya ng mga kilalang mga personalidad. Kasi pag kung kilalang personalidad, ang tatalakay nito, kahit sa Facebook, ay maaring ibablock tayo anytime. Maaring, praise God, magiging issue po ito. Pero salamat sa Panginoon. Talagang ang Panginoon ay may kaparaanan, mga kapatid. Kaya, praise God, babasahin ko sa inyo si Thessalonians chapter 2, verse number 2. That ye be not soon shaken in mind or troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Huwag sana daw tayo mayanig sa ating mga isipan o maguguluhan sa ating espiritu o sa mga salita ng Diyos o sa mga sulat na nagmumula kay Pablo habang papalapit ang araw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Verse number 3, let no man deceive you by any means. Wala sanang kahit sino mang dadaya sa inyo kahit sa anong kaparaanan. For that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed. Ayan, itong tandaan natin. Wala sanang malinla sa inyo. Walang madadaya sa inyo kahit sa anong kaparaanan, sapagkat ang araw na yaon ay hindi darating maliban lamang, hallelujah, kung mayroong tinatawag falling away first or falling away first. Doon na po'y mga laglag usa. Doon ay mga pukan usa sa Bisaya pa. Doon ay mga tumba usab.
And then ingon na sabi ng Bible, that the man, oh, and that man of sin be revealed. Yung isang tao describe as the man of sin. Ang taong puno ng kasalanan. Ha? Puno ng kasinungalingan. Puno ng pagkukunwari. Puno ng kasamaan. And then tinawag din siyang the son of perdition. Anak sa kalaglagan o anak ng kapahamakan. Verse number 4. Ito po yung sabi. Hallelujah, verse number 4. Who opposed and exalted himself above all that is called God. Ito ay maihayag sa huling mga araw. Hallelujah. Siya ay mag-o-oppose. Praise God. Siya po ay hahadlang at magpapataas ng kanyang sarili higit sa tinatawag na makapangyarihang Diyos. Ayan. May darating, mga kapatid. Or that is worship. O sa Diyos na sinasamba. So that He, as God, seated in the temple of God, showing Himself that He is God. Siya ay kilalanin bilang Diyos na nakaupo sa templo ng Diyos at magpapakita ng kanyang sarili na siya ay Diyos at kaya niyang gawin ang lahat, mga kapatid. Verse number 4. Hallelujah. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. O alalahanin natin, itong lahat ay sinabi na ni Apostol Pablo. It might be by prophecy, sa pamamagitan ng hula at paalala, o ang salitang ito ay tukmang-tukma sa ating panahon ngayon. Ayan. Praise God. Amen. Ano ba? We are at the end times. Ang dami ng nangangaral nito, nagbabahagi nito, na tayo ay nasa huling mga araw na. At hindi po natin pwedeng ito ay isawalang bahala. Bigyan po natin ito ng pansin at pagpapahalaga. Ito ay naging naihayag na, naisulat na, naibalita na. Ha? Praise God. Now, yung pinapangaral at ipapangaral ko sa inyo sa gabing ito, may kaugnayan ito sa mga balibalita. Ayun, sabi ko nga, maaring katotohanan, since hindi pa man din tawag dito, so reliable, pero maninag na to sa Bisaya pa ba? Maninag na nato. Unya, pwede natong ikumpul-kumpul, pwede natong tingbon isa-isahon ang mga ebidensya. Or else we are just gathering evidence to confirm the word. Gaya nung sinabi ng Santo Papa, yung kinikilala yun, yung pinapakikinggan ng sanlibutan at kinikilala as head of the church. Yun ang pinakamay malakas na impluensya sa tinatawag nating Kristyanismo sa buong mundo. Nasabi niya, kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos, kahit mahalaga na we must base our faith on the Word. Kailangan yung pundasyon ng ating pananampalataya ay nakabase talaga dito sa salita ng Diyos. Kaya ibabahagi ko ito sa inyo habang makaya ko pa at may pagkakataon pa at may panahon. Ito para sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa.
Sabi ng Santo Papa, hindi tayo naninira. Nagbabase lang tayo sa nababasa po natin. Kaya kung ito ay parang nabagang chismis lang o haka-haka lang, sana tanggalin na to sa YouTube, tanggalin na rin to sa Facebook, tanggalin na rin ito sa mga balita-balita. Pero sabi na, kahit yung mga atheist, ibig sabihin yung hindi naniniwala sa Diyos, ay maari pa rin maligtas kung susundin nila yung kanilang konsensya. Eh, wala naman tayong mabasa sa Bible eh. Na maliligtas tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa ating konsensya. Hindi po ito naghihikayat sa mga tao para sa kaligtasan. Kundi, humihikayat ito ng mga tao para sa tiyak na kapahamakan. Kaya ayon sa binasa natin, do not be deceived. Huwag po kayong palilingla. Huwag po kayong padadaya. Now, ito na naman yung katotohanan. Na yung Santo Papa ngayon, eh meron po siyang isang namumuong plano na ikansela ang Biblia. At ang layunin is to create a new book. Gagawa ng bagong aklat. Kasi sinabi niya, ayon sa balita, ngayon lang, sinabi niya that the Bible is totally outdated and in need of radical change. Ibig sabihin, yung Biblia daw ay hindi na napapanahon. Wala na sa panahon. Ibig sabihin, it is no longer relevant. Kaya yung iba, higit lalo yung mga hyper-grace believer, yung mga naniniwala lang sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo, wala tayong gagawin sa kaligtasan, ligtas tayo, maniwala lang tayo, wag na tayong mag-workout, wag na tayong gagawa. Mga kapatid, ito yung hinihintay nila. Yung palitan na ang Biblia para i-justify yung kanilang mga kasalanan. I-justify yung kanilang mga kamalian. Sabi nila, sangayon sa paniniwala nila, hindi natutugma yung nakasulat sa Biblia sa ating panahon ngayon. Kaya, there is a need to change and cancel the Bible. Gagawa ng bago na tutugma sa sariling makatao na paniniwala, mga kapatid. Kaya, praise God, at marami ang malilito, marami ang malilingla, marami ang madadaya, hindi kunti, marami, sabi ng Bible, sana hindi ka isa doon sa karamihan. Sana isa ka sa iyong kunti lang na pinili ng Diyos at tatanggap sa kaligtasan. Balikan natin ang verse number 2. Mga kapatid, sadyang isa-isahin ko po to at dandahanin ko po to, mga kapatid. Ang mahalaga po sa akin, yung maunawaan po ninyo sangayon sa sinabi ng Biblia. Sabi niya, huwag sana kayong madali na matitinag, mayayanig, mauuga sa inyong mga isipan sapagkat ang mga bagay na ito ay sadyang darating at walang makakapigil. Sinabi kasi ng Bible ko eh. Sinabi ng Word of God. Kaya mga kapatid, sinabi ng Santo Papa, yung kinikilalang leader ng church, yung pinakikinggan ng karamihan, pinakikinggan ng media, pinakikinggan ng mga world leaders,
Kasi kasabwat eh. Kaya salamat sa Panginoon, walang makikinig sa atin, maliban lang sa 101 live viewers sa oras na ito. Regardless on what you believe, allow me to teach this. Allow me to share this. Kaya sabi ng Santo Papa, the Bible is totally outdated and in need of radical change. Kailangan baguhin. Ngayon, may Bible na nga pinalabas eh. Na, ano ba yun? Bible na kunyo, parang katawa-tawa, at ginastify pa ng isang preacher, na hyper-grace preacher, na kayo daw, na talagang nag-condemn, na pinalitan ang salita ng Diyos, wala daw kayong alam. Pero mga kapatid, mas piliin kong marinig na si Pastor Art ay bubo. Bubo! Kasi nananatili sa salita ng Diyos. Kaysa sabihin niyong matalino, wala naman sa salita ng Diyos. Matalino, labag naman sa kautusan ng Diyos. Mas piliin kong tawaging bubo, hallelujah, na mananatili sa katotohanan. Kaysa, praise God, I can convince the world with my preaching at aabutin ang pag-iisip ng mga millennials upang tapatan ang pag-iisip ng makabagong henerasyon na sobrang layo sa kautusan ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Ituturo ko pa rin sa aking mga anak. Ituturo ko pa rin sa church. Ituturo at ipangangaral ko pa rin sa lahat ng kabatiran. We must stay on the Word of God regardless on how the world defines it. Regardless on what the world leaders, hallelujah, define it. Sabihin man nilang outdated yung Bible ko, ito pa rin yung katotohanan. At sabi ni David, ingatan ko sa aking puso. Hindi yung pagbitbit mo ng Biblia, hindi yung pagyapos mo sa Biblia ang hinahanap ng Diyos. Iukit mo sa iyong puso ang salita ng Diyos. Walang makakasunog dyan. Walang makakatanggal dyan. Patayin ka man, mananatili yan sa puso mo at malugod kang susundin ang mga salita ng Diyos. Hallelujah! Seryoso po ako mga kabatid. Ang pinag-upasapan natin dito, hindi biro-biro to, hindi to kayamanan, hindi to prosperity. Yung pinag-usapan natin dito ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sabi niya, the Bible is officially concealed and a meeting with high personalities where the book that will replace it, as well as the name and the content will be decided, is announced by the church. Oh, itong church dito, wala iba yun. Yung Catholicism, yun ang kinakilala eh. Kung alam nyo lang gaano ka makapangyarihan ang Santo Papa, kaya merong mga taong alam nila to. Kaya mga kapatid, some names are already under study and the most plausible is Biblia 2000. Ito yon, Biblia 2000. We cannot keep trying to talk to our audience in a completely new world with an old book of several thousand years. Sabi ng Santo Papa, hindi po maari nating pag-usapan ang salita ng Diyos na lumang-luma na ilang libong taon na ang nakalilipas na ito ay nakasulat para sa ating kongregasyon ngayon. Oh, mag-ingat po tayo mga binamahal. Sabi niya, we are losing disciples and we have to seek to modernize the church. Kailangan daw maging moderno ang simbahan. Kaya alam niyo mga kapatid, yung nagbabago ng salita ng Diyos sumasang-ayon sa espiritu ni Antikristo. Tayo ay kailanman
hindi natin babaguhin ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, do not be shaken in mind, nor be troubled, neither be by spirit, sa espiritu man, nor by word. Oh, praise God, papalitan nila yung salita ng Diyos kasi sabihin nila nakakalito yung salita ng Diyos. Hindi sumasang-ayon sa kagustuhan ng mga kabataan ngayon, ng huling henerasyon ngayon. Kaya sabi ni Pablo, mga kapatid, kasi yung panahon ni Kristo ay paparating na. Woo! Praise God! Kaya sabi nila, rewrite the Bible or the Word of God, even if it is only the Old Testament, in which there are certain passages which are better not to be repeated. The news feel like a bomb among the most conservative who consider it as Pope Francis cancels the Bible and proposes to create a new book. Kaya para tong bumba na pumutok, mga kapatid, na ang kinakilalang leader ng simbahan ay nag-aanunsyo, palitan na ang Biblia. Baguhin na ang Biblia. Praise God. Hallelujah. So, mga kapatid, ano-ano ba ang mga nakasulat sa Biblia? Ano ba ang pinag-uusapan? Ito ba ay may kinalaman sa huling mga araw? Sinabi ng Bible, there is a false prophet. Meron pong sabi sa iya ni mini man eh. Ano ba yan sa Tagalog? Bula ang propeta. Merong hindi totoong propeta na nais magbago ng kautusan ng Diyos. Tingnan natin verse number 3. Baguhin niya. O verse number 4. Baguhin niya ang salita ng Diyos. Sapagkat iniisip niya, sino ba may kapangyarihan pumalit ng Bible? Sino ba may kapangyarihan magbago ng Bible? Kaya kapatid, praise God, dapat na tayong mag-ingat. Ipapangaral ko to. I don't know. Anong mangyari next? Praise God. Hindi ko rin sigurado, mga kapatid. Pero, alam ko ito ay mahalaga para sa ating ikaliligtas. Mga kapatid, praise God. Hallelujah. Now, ano-ano ba ang mga bagay kung bakit kailangan palitan ang Biblia? Kasi sa Biblia, nakasulat yung kasalanan ng adultery. Ano ba ito? Pakikiapid. Ganun ba yan? Yung asawahin mo yung may asawa? Makipagrelasyon ka sa may relasyon? That is adultery. Kaya nakasulat din that adultery is allowed in South Africa. Tingnan nyo anong nangyayari sa mundo. Yung adultery ay pinahintulutan na doon sa South Africa. Kaya naging normal na rin ito na mga kaso dito sa atin sa Pilipinas. Napakarumi na ng mundo. Even the United States has confirmed that in order for all countries of the world to establish good relations with great powers, these countries must accept same-sex marriage. O yun. Nababasa ko lang din to, mga kapatid. Pinasa lang din sa akin to. Pero to confirm, ito rin pinaglalaban ngayon. Ang daming naghihimagsik dito. Ang daming gustong mangyari ito. Ang dami ng mga lalaking nagkukumahog magpapakasal sa kapwa lalaki. At babae sa kapwa babae at ito'y maging legal at kilalanin ng simbahan at ng society. It is not a lie. Hindi ito butang-butang sa Bisaya pa.
Hindi po ito haka-haka. Totoong nangyayari po ito, mga kapatid. Kulang na lang ipapatupad ito at imamando at iuutos sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Kagaya ng pag-uutos sa pamamagitan ng World Health Organization na mag-lockdown lahat ng bansa sa buong mundo at ipapalaganap na maraming mamamatay sa pandemic na COVID-19 at maghihintay ang lahat sa vaccination na posibleng mga kapatid, matatalakay nating mga paksa yan sa susunod. Tandaan niyo po yan. It is right on our eyes. Nasa harapan po ng ating mga mata, nangyayari po yan in real life. Kaya mag-isip-isip ka. Yun ang dahilan eh. Germany had just signed the law which declares that incest no longer exists. Itong yung tinatawag nating incest. Yung relasyong sexual sa kamag-anak. Batas pa yan eh. Hindi pwede yung kapatid, ang nanay sa anak na lalaki, tatay sa anak na babae, hindi po yan. Pero in Germany, pumirma na po sila na naging batas na yung law, mga kapatid, na hindi na po bawal yung incest. So, pwede na pong magkakapatid, mag-asawa. Ang ibig sabihin nito mag-asawa, magkaroon ng relasyong sexual. Yun man talaga yung pinaka-essence ng marriage. Basta yung babae at lalaki, mayroong relasyong sexual, mag-asawa na sila sa harap ng Diyos. Kung ikakasal sila ng simbahan o civil, magkaasawa sila sa papel, naging legal. Yun ang may kaso. Hindi alam ng karamihan, pag pumalit ka ng partner, pumalit ka ng karelasyong sexual, nagkakasala ka na. It's either fornication or adultery na dapat mong pagsisihan, kapatid. Yun ang katotohanan. Pero ang mas masakit, itong inuprubahan na pwede nang mag-asawa ang nanay sa kanyang anak na lalaki at ang tatay sa kanyang anak na babae. Nababasa ko lang din yan. Hindi po natin alam anong nangyayari. But in reality, ang daming nangyayari yan. Dahil sa karumihan ng mundo, sa gayong panahon, hindi lang yan nangyayari dun sa Germany. Merong mga lugar sa atin, kahit sa Pilipinas, na napaka-liberal na. Mismong magkakapit-bahay, ha? Nagpapalitan na ng asawang babae, asawang lalaki. Yung mga magkakasintaan pa lang na single, meron ng relasyong sexual at palit-palit na ng mga partners. Sobra ng pagkakasala ng mundo. Sana bilang mananampalataya sa Panginoon, let us be strong. Kahit anong sasabihin mo, kasalanan pa rin yan sa harap ng Diyos. Kahit sinong demonyo na magmula sa impyerno, gagawa ng bagong Biblia at bagong batas upang i-justify ito sa harap ng Diyos, kasalanan pa rin ito. At kailangan nating magmatyag na hindi po tayo madadaya, mga minamahal. Hallelujah. The city of Miami is now proclaimed a city where public sex can be both. Sa city ng Miami, Florida, USA, dyan na sa publiko, tinitinda na yung laman. Parang bagsakan lang. Parang ukay-ukay lang. Parang bargain lang. Kahit sa mga streets, kahit sa church,
sa football field, sa marketplace. Pag nagkailangan, kailangan mo ng sex, you can enjoy yourself on the streets without having any problem. Kaya, hindi lang yan doon nangyayari. Nangyayari rin yan sa Pilipinas. Kaya kapatid, gumising ka. Kapatid, gumising ka. We are not appointed into wrath. Hindi po tayo tinuro para mapahamak. But we are appointed into life everlasting. Hallelujah. Panlima. Canada allows bestiality. Ano ba itong bestiality? Sex with animals. Ayun. Hindi na nasasatisfy ang tao sa kaparehang tao. Naging wild ang tao in imaginations. Makamundo ang imahinasyon. Kaya sabi ng Bible, the weapon of our warfare are not carnal, but they are mighty through the pulling down of stronghold. Woo! Ito po'y bumabagsak lang lahat ng kapangyarihan ng kasamaan. It destroy every evil imaginations that exalted itself against the knowledge of God. Wow! Woo! Hallelujah! Mga minamahal, mahal ko po kayo. Hindi ko po kayo hinuhusgahan kung nagkakasala man kayo. Lahat po tayo ay may tendency na magkakasala. Subalit sa gabing ito, salamat sa mga salita ng Diyos. Matibay pa rin ang salita ng Diyos. Nararamdaman ko sa mga oras na ito, it still brings conviction. Hallelujah! Nagkaroon pa rin po tayo ng pakiramdam sa ating mga sarili that we are in need of the presence of God. We are in need of the love of God. Hawakan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Hallelujah! Lahat ng bagay sa mundong ito ay magugunaw. Lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. At kung may bagay man, hallelujah, ay namananatili sa walang hanggan. Ito ay walang iba kundi ang iyong mga salita. Walang iba kundi ang iyong banal na espiritu. Walang iba kundi ang iyong pag-ibig. Walang iba kundi ang inyong kapatawaran. Sa gabing ito, mga kapatid, ako, maging ako man ay nagkakasala din. Maging ako man ay nagkakamali din at may kahinaan rin. Pero hallelujah, hinahamon ko kayo sa gabing ito. Sabay-sabay po tayong magpapakumbaba at lalapit sa harapan ng Panginoon at tatanggap ng biyaya ng Panginoon sapagkat ang biyaya ng Diyos hanggang sa mga oras na ito ay sapat sa ating mga buhay. Panginoon, bigyan mo kami ng sapat na kalakasan. Oh, hallelujah! 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 Salamat sa grasya mo, Diyos. What is happening on our world today? In Spain, sa Espanya, pornographic films are allowed in high schools and universities. Ayan,
kahit sa mga universities, sa mga high school, sa murang edad ng mga bata, pinapahintulutan na yung mga pornographic films, yung mga palabas na malalaswa. Mga kapatid, na lahat po ay, praise God, kumikilos sa laman. Underage girls are allowed to prostitute themselves. Ito, ngayon lang tayo nakabalita, kahit sa Pilipinas, kahit mga nanay tinutulak yung kanilang mga anak upang maging prostitutes, upang magbinta ng laman. Nasabi pa, any girls at the age of 10 years who feels sexual pleasure should not be forbidden to discover her own body functions. Ayan, tinuturo na. Dahil sa Facebook, YouTube, lahat ng palabas. Mga kapatid, mas mainam mag-iingat po tayo. Sana tulungan po tayo ng Panginoon. And finally, the USA has made it possible. Diba? Nag-a-advertise na yung mga satanic churches. Publicly, sa public, mayroon ng mga satanic churches. May ibang lugar, estado sa Amerika, bukas na yung simbahan para sa mga satanismo. At they are being protected by the law. Mga kapatid, mga minamahal, the end is near. The departure to glory is approaching. Hallelujah. Hindi ibig sabihin, kung ang buong mundo ay gumagawa nito, ito ay naging tama. Sabi pa ng iba, the voice of the majority is the voice of God. No. Even God alone is a majority. Kahit ikaw na lang at ang Diyos, hallelujah, ang nananatiling nakakatayo, it's still the voice of majority. Kahit ikaw na lang at ako ang naglilingkod, panalo pa rin po tayo. Hindi pa rin magbabagong salita ng Diyos. Hallelujah. Don't allow yourself. Huwag po nating paitulutan ang ating mga sarili to be distracted. Hallelujah. Upang tayo sirain ang ating focus. Ang gusto ng diablo, as much as possible, kahit mismo ang pinili na at naging Kristiyano na, ay mapahamak pa. Ay mapahamak pa. Upang tayo ay ilayo mula po sa makalangit na awa ng Diyos. Kung meron kang isang minutong nalalabi sa oras na ito, huminto ka pamandalian at tumawag ka sa pangalan ni Jesus Christ. Oh, hallelujah! Kung may pagkakataon ka, kapatid, sabihin mo ito sa kakilala mo. I-share mo ito sa marami mong kaibigan. Maganda tayo. Babalik na ang Panginoon. Iingatan po tayo ng Diyos. Hallelujah. Ang tanong, bakit minsan tayo na nasa loob na ng church, sa loob na ng simbahan, ay natutulog pa habang yung iba
ay nasa mga bar, nasa sa kasiyahan, nasa makamundong gawa, ay gising na gising. Bakit kaya ang hirap-hirap na ating pag-usapan ang patungkol sa Diyos at kay daling-dali-dali kung ang pag-usapan natin ay chismis? Bakit ang kay dali-dali na i-ignore natin ang salita ng Diyos? Bakit excited na excited tayo pag-usapan ang mga malalaswang bagay at ang mga malalaswang mga mensahe? Sa gabing ito, kapatid, I encourage you. Jesus still loves you. And He still loves us. I love you, mga kapatid. I don't know how long the world will last. Take note of this. Habang may pagkakataon pa ako, tandaan nyo to. First quarter of 2021, yung bagong kautusan, executive order ng presidente sa Pilipinas, maghihintay ang buong Pilipinas hanggang September 2021 kung magkaroon na ng vaccine, maging malaya muli ang Pilipinas mula dito sa mga lockdown-lockdown ito na nangyayari sa ating paligid. Ano? Hindi lang ito nangyayari sa Pilipinas. There is an agenda. Doon ay mga culprit nito. Nagkaisa. Wow. Ang mga world leaders, ginamit ang kanilang pondo, ginamit ang kanilang yaman. Alam nyo ba kung bakit? Bakit kailangan sumunod ang Pilipinas? Nagkakautang po tayo. What we have in our economy is our debts. Utang po natin yan. Sinabi ng Bible, ang nagkakautang ay alipin ng pinagkakautangan. Kaya pag minando po sa atin ng World Health, Pilipinas, magbabaksin kayo. Wala kayong magawa kung di sumunod. We don't know what's next. I don't know. I don't want to speculate. Pero mas babi, first quarter of 2021, ipapatupad ang buong lockdown. Hindi lang sa Pilipinas. Nangangamba nga yung mga kapatiran natin dyan sa abroad. Baka hindi na rin sila makauwi. Hirap na kasi din ang pagbiyahe. Pero, sinasabi ko po ito sa inyo, hindi upang takutin po kayo. Hindi naman sana nakapundar lang ang ating paniniwala at pananampalataya dahil sa takot. Kundi, mismo sa salita ng Diyos. Hindi mapipigil. Verse number 4 sa 2 Thessalonians chapter 2. Who opposeth and exalted himself above all that is called God. Papalitan niya ang batas, papalitan ang Biblia, papalitan ang mga salita ng Diyos. Hindi ba pag-iisip ito na mas higit kaysa Diyos? Diyos lang ang karapat-dapat na sambahin. Sa Kanya lang dapat tayo tumatawag at lumuluhod. Sabi ng Bible, kinikilala siya ng buong mundo na nakaupo sa trono at nagpapakita ng kanyang sarili bilang isang Diyos. Pero hindi po siya totoong Diyos.
ang totoong Diyos, yung nagmahal sa katarungan, yung nagmahal sa katotohanan. Hindi pinapalitan ang katotohanan. Mananatili pa rin po tayo sa Ebanghelyo. Kaya ikaw, kung hindi mo pa natanggap si Jesus Christ na yung tagapagligtas, mag-isip ka sa gabing ito. Magre-replay ka man, na i-share man lang sa iyo itong gawaing ito. Hallelujah! Sana naman sa gabing ito, himpuhin ng Panginoon ang iyong puso. It's about time to serve the Lord. Jesus ang lamang, O Diyos ang lamang, nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ng buhay ko. Hallelujah! Ba, hallelujah, mga kapatid, sa gabing ito, sambitin po natin ang pangalan ni Jesus. Sige daw, sambitin mo raw. Jesus! May mararamdaman ka pa ba? Ako, nararamdaman ko andito siya sa gabing ito. Naramdaman ko ang kanyang presensyang buhay. Hallelujah, nasa silid mo siya sa gabing ito. Nasa gawain mo siya sa gabing ito. Pare ba? Come on, you can call Him Jesus! Jesus! Hallelujah! 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 Bilang pagpapatunay sa gabing ito, mga kapatid, come on, hallelujah, sa simpleng pagsunod, hallelujah, ay biyaya ay ating matatamo, biyaya ay ating matatanggap, hallelujah, kung hindi mahirap para sa iyo sa gabing ito, kapatid, praise God, please type down, Jesus! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, I can feel the love of Jesus tonight. I can feel the love of Jesus. I can feel the love of Jesus. Sa oras na ito, mga kapatid, walang pagbabago. Kailanman ang Panginoon ay hindi nagbabago. Hallelujah! Dakila ang kanyang pag-ibig. Dakila ang kanyang pagmamahal. Sa ilang sandali, ako po'y manalangin para sa inyo, mga kapatid, mga minamahal, sang dako man kayo sa oras na ito. Ano man ang inyong ginagawa, yung ating mga kaibigang mga OFW, naka-headset lang po sila, pero hayaan nyo sa gabing ito, nakikilos ang Diyos sa inyong mga buhay. Sa mga kapatid po natin mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, yung mga simbahan po natin na wala na namang pagtitipon, yung mga lockdown ng mga areas, hallelujah, hindi na po tayo makapunta sa church. Sa gabing ito, pagkakataon po natin na mapuspos ng banal na Espiritu, pagkakataon po nating sambahin ng Diyos, hallelujah, hallelujah,
regardless kung nag-iisa ka, regardless kung wala kang kasama, ano man ang iyong ginagawa, buksan mo ang iyong buhay sa Panginoon at hayaan mo na ang buhay na Diyos ang siyang kikilos sa iyo sa gabing ito. Dakilang Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita at sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus Christ. Hallelujah, na ihayag ang inyong mga salita sa gabing ito, Panginoon. Alam po namin, hindi namin sigurado hanggang kailan, hallelujah, maari kaming mangangaral. Hanggang kailan maari namong naming maishare ang iyong mga salita. Hanggang kailan, Panginoon, magkaroon kami ng ganitong kalayaan. Pero Panginoon, ang dalangin ko sa iyo sa gabing ito, naway tulungan mo kami na iingatan namin ang iyong mga salita. Iukit mo sa aming mga puso na kailanman ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago. Hallelujah, nananatili kang dakila at makapangyarihan higit sa lahat sa aming mga buhay. Sa gabing ito, Panginoon, hindi ko po alam ano ang naging estado ng aming mga live viewers ngayon. Anong koneksyon mayroon sila dyan sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Pero ako'y naniniwala na pamamagitan ng iyong mga salita ay tumutubo at lumalago ang aming pananampalataya, Panginoon. Ihanda mo po kami sa lahat ng oras, sa lahat ng minuto, sa lahat ng segundo. Anumang oras na maihayag ka, Panginoon, at tumunog ang pinakahuli-hulihang trumpeta, makakasama po kami sa iyo, Panginoon. Hindi po namin alam, we don't know what's on tomorrow. Pero nakakasiguro kami, Panginoon, pagpuspos po kami ng Holy Ghost, pagpuspos po kami ng Holy Ghost, makakatayo kami, makapagpapatuloy kami, kagaya ng mga apostoles, kahit po sila ay humarap sa kamatayan, sa mga kapighatian, ang iba sa kanila ay namatay sa pamamagitan ng pagbabato. Ngunit habang ito'y nangyayari, nabuksan po ang mga langit at nakikita po ang iyong kaluwalhatian. I believe, Father, Lord Jesus, you have prepared for us a better place. Sa langit na inihanda mo, Panginoon, wala na pong virus, wala na pong karamdaman, wala na pong kahirapan, wala na pong kapighatian, wala nang takot, wala nang pangamba. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na marating po namin ang iyong pinapangako na kaharian para sa lahat ng mananampalataya. Sa gabing ito, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, kumilos ka sa bawat buhay, sa bawat puso. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito, sa iyong mga salita. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Hallelujah, mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Napakadakila. Ibinigay mo ang lahat, kulang ng buhay ko. Hallelujah! Sa gabing ito, mga kapatid, bago po tayo magtapos sa ating gawain, mayroon pa pong isang prayer request dito na magkakaisa po tayong manalangin. Praise God. Mula po kay Sister Mian Han, si Handy He, asawa po niya na masama po ang pakiramdam sa oras na ito. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, na ihayag po ang inyong salita na makapangyarihan sa lahat. Ininalalapit po namin sa iyong paanan
ang prayer request ni Sister Mian Han sa kanyang asawa na si Han De Hee, na sa oras na ito ay masama ang pakiramdam. Iabot mo ang iyong makapangyariang kamay upang hipuin ang kanyang katawan at alisin ang karamdaman. Ngayon din, sa oras na ito, sinasaway ko ang lahat ng sanhi, dahilan ng karamdaman na umalis mula sa katawan na yan. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. In Jesus' name. Maraming maraming salamat, mga kapatid. Hallelujah. Sa gabing ito. Oh, hallelujah. Pinapaalam po natin mula po sa gabing ito hanggang bukas, ang Eagle's Wings Prayer Group ay mayroon pong prayer and fasting. Isama po natin sa ating pananalangin, ang ating pangangaral, hallelujah, ang ating kalayaan sa pag-share ng Word of God at dagdag ng kalakasan na nagmumula sa Diyos. Hallelujah. Sa 4 o'clock prayer group din, mga kapatid, bawat alas 4, every 4 o'clock in the afternoon, meron po silang pananalangin. Thank you, prayer warriors. Patuloy po tayo. At sa lahat ng mga preachers po natin, patuloy lang po tayo. Let's take advantage of this time na mayroon pa tayong panahon, mga kapatid, upang mangaral ng mga salita ng Diyos. Hala, buong lakas po natin, buong puso po natin gawin ito para sa kaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. At ito, mga kapatid, praise God, ipananalangin po natin. Hallelujah, praise God. Kahit sa gabing ito, maraming salamat yung mention ni Sister Annabel Caberte, Sister Anna Sil Inantay, Sister Maricel Besa, Sister Jirena Sabanal Sumikad, Sister Ellie Jane Danao, Sister Sinaida Cruz Mariano, Sister Irene Dimabivas, Sister Alma Suligin, si Mami Jean Bunyol. Hallelujah. At sa Pinoy Channel Andorra, si Brother Dondon Mabagod, Sister Nelia Mabagod, God bless you. Sister UPCI Almas Lo, Sister Andy Labobgales, Sister Elsie Manriquez from Canada, Pastor Melvin Acuesta, panalangin po natin. Hallelujah. Sister Arlinda Abad Acuesta, Aro Jesus, Flor Delisa Mourinho, Lizel Nonala, Stronger Than Before. Hallelujah. Sister Linda Caria, Sister Delia Ripolio, Duardita Aguilar Sumipo, Sister Racy Caballero, Melissa Angat Belli, Pastor Arnels Malindog, Brother Rogelio Comaig, o Pastor Rogelio Comaig, Brother Pastor Richard Manaloto Francisco, Hallelujah. Pastor Rudin Ribuyas, ano pa, Pastor Cesar Birano, hallelujah, lahat-lahat po nating mga preachers live, hallelujah, na may kaugnayan po sa ating mga gawain, ipagpanalangin po natin, mga kapatid. Praise God. At tuloy-tuloy po tayong magtatagumpay sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. At ina-announce po natin, may Zoom Prayer and Fasting Worship, Philippine Time, 5:30 a.m. Bukas po yan ng madaling araw o umaga. At sa Middle East time, 10 a.m. Madaling araw po yan. At sa Europe Andorra time, 11 p.m. God bless and mabuhay sa ating lahat, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Dakila nga ang ating buhay na Diyos at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Praise God! Pasensya na po kayo, mga kapatid. Medyo tumaas konti ang ating live broadcast sa gabing ito. Napaka-exciting kasi ng mga salita ng Diyos. Salamat sa lahat ninyong mga comments. Sa lahat, mga kapatid, hindi po natin nababasa lahat. Ngunit ako'y lubos na nagpapasalamat na sinamahan po ninyo ako sa gabing ito. Dakila ang Diyos. Praise God. At oras na rin na tayo'y mamahinga. Naway, praise God. Pagpalain tayo ng Diyos. Sister Jovi Burha, thank you. Mercedes de la Cruz. Brother Samuel Aventura, magandang isang gabi. Maraming salamat. Praise God. Si Gilier Kagatin, maraming salamat. At sa Sister Mian Han, Abilin Murillo, Carlos Navarro, praise God. Maraming salamat. Praise God. And si Noe Abi Flores, maraming salamat. And Shirley Toledo, maraming salamat. God bless you. Brother Aris Wins, thank you and God bless you. Hello to all our preachers. Abangan po ang programa natin muli sa Sabado ng umaga, 5:30 in the morning. Muling makakasama po ninyo si Pastor Art Acuesta. Ito po ang iyong lingkod magsasabing maraming salamat.
mag-iibigan tayo, magmahalan po tayo, praise God, kasama ang pagmamahal ng Diyos. Sister Maricel Besa, thank you for watching. Sister Marilyn Dayupay Pascua, thank you. And thank you sa word ng ating Panginoon. Sabi na, napakaganda ng mga salita ng Diyos. Hallelujah, amen, amen. Yun ang salita ng Panginoon na kung saan tayo ay mananatili. Walang pagbabago. Praise God, amen. Brother Michael Mahinay, thank you for watching. And Geraldine Sian, thank you for watching. Pastor Nilo Ocho Plaza, thank you for watching. Sister Cherilyn Biting, praise God. At saka si Cherilyn Valdipenas. Ayan, maraming. Sister Minda Espino, thank you for watching. God bless you. It's time to say bye-bye and thank you. Sunga Umol Estrella, magandang gabi po. Sister Elma Tormis Kulina, thank you po. Praise God. Sister Anita Tijares, thank you po. God bless you. I love you.